Confirm, isang condo lang si Maymay Intrata at Edward Barber. Isang condo building po, hindi unit ha. Matagal na po silang nasa isang condo building. At ang kondong sumikat ay wala pa tayong update exactly. Pero may nagsabi or herseman, hindi natin alam, kondo umano yun ni Jabin. Who's Jabin? Yan ba yung friend ni Edward na lalaki? At may latest update pa tayong nakalap na iisa lang umano ang car nila Edward at Maymay. Wow! Ang galing! Napahanga ako doon, ha? Ang galing! Sa Mayward umano yun. Bibihira mga love team na nag-e-invest as a couple. Pero, habang nagre-record ako nito, bigla tuloy akong nalungkot. Kasi, alam mo kung bakit. Naalala ko ang Jaden. Kailan lang napanood ko ang for sale na bahay na in-invest ng Jaden pagkatapos ang malaking revelasyon na pagbuwag ng Jaden. Humahanga ako sa mga taong nag-i-invest kahit hindi pa nila alam kung ano yung magiging future ng kanilang career or life. But iba naman siguro ang kwento ng buhay ng Mayward. Ang Jaden kasi nagpapakalunod sa maling paraan ng pagmamahalan. Ang Mayward naman ay laging kasama si Lord, 'di ba? Sa bawat hakbang na gagawin nila, 'di ba laging sinasabi ni Maymay na huwag kalimutang magpasalamat sa Panginoon. At sabi pa nga ng lola ni Maymay na lagi silang nagsisimba, laging kaya imposible naman sigurong magiging isang landas ang tatahakin ng Mayward at Jaden, di ba? Magkaiba sila. At syempre, bata pa ang Mayward, ang Jaden naman ay medyo nasa mature level na sila, di ba? Bakit ba tayo napunta dito sa usapang Jaden? Well, yun lang masasabi ko sa Mayward. Ako'y napahanga sa Mayward dahil kahit hindi pa nila alam yung magiging future ng samahan nila ay may mga naiisip na silang future investment na kagaya na iisang kotse nila. Wow, grabe. Sobrang napahanga ako dun. Clap, clap, clap. Yun lang ang maibigay ko. At malaking thumbs up. Well, umaasa pa rin naman tayo na sana magkakaayos sila, di ba? Kahit may nagsasabi na hindi maganda sa Mayward, pero may maganda naman silang samahan. Doon na lang tayo titingin sa magandang samahan nila. Malay mo at magkakapatawaran naman sila, ganun naman talaga ang relationship, di ba? May ups and downs. Kaya ang kailangan lang is matibay at kayang i-fix kung ano man ang nasisira. Ang sabi naman ni Lexa Lorin ay hindi siya GF ni Edward. At ang sabi naman ni Edward ay hindi siya nag-cheat kay Maymay. Sila lang naman ang nakakaalam sa katotohanan. But then maraming kahit although may maraming nagsasabi na hindi umano makatingin si Edward ng direktahan kapag nagsasalita about Maymay. But then we will never know what will happen next. Aabangan natin. At imposible naman daw na hindi nag-uusap ang Mayward kung nasa iisang condo lang sila, di ba? Ano yun, di ba? Syempre nag-uusap naman siguro. Kaso nga lang in private life nila 'yon at hindi nila pwedeng ilabas. Kaya idadaan na lang sa TikTok. TikTok, 'di ba? Pero sa TikTok ni Maymay, napansin kong malungkot pa rin.